extra income sa aking tindahan. So, ang dami na naglalabasan ngayong mga siomay, guys. Pero, ako itong pinipili kong siomay kasi masarap. Galing na rin sa mga feedback ng mga customer ko. Marami na sila natingman ng siomay, pero yung siomay na binibenta ko ay yun yung nagustuhan nila, mas nasarapan sila. So ito guys yung ginagamit ko sa aking siomay. 60 pieces siya sa isang kilo. Puhunan nito is 140 pesos. Kung bibilihan mo siya ng isang kilo lang guys, 140 pesos. Pero ako, wholesale ko siyang binili. Pag wholesale kasi, kailangan mong bumili ng 50 kilo nito, 50 balot nito, para makuha mo yung wholesale na 120 pesos. So, nakuha ko lang siya na 120 pesos, isang balot, isang kilo, sa wholesale. So, ayan na guys, nag-stream na tayo ng ating ibebenta na siomay. Wait lang tayo ng mga 30 minutes or 30 to 40 minutes. Kaso ako minsan guys, dahil sa sobrang busy ko, nagbabantay din ako ng tindahan, nakakalimutan kung bantayan yung oras. So, ang ginagawa ko na lang, chine-check ko siya, pinutusok ko ng toothpick. Pag okay na, malambot na, doon ko na lang papatayin yung apoy. So, okay na yun siya. So ngayon guys, habang hinaantay nating maluto yung ating siomay, prepare ko na yung mga gagamitin ko. Yung gagamitin kong mga sauce. So ito na siya. Kailangan natin ng bawang, stick, at chili garlic sauce. Then yung paper plate, tsaka mga disposable cup. At ang ating sauce guys. Kagabi may ginawa na akong sauce. Kaya ito, naka-ready na siya. Bigyan ko kayo idea guys sa mga sauce, yung mga gamit na ginagamit ko sa siomay. Katulad nitong bamboo stick, ito yung ginagamit ko sa siomay, yung stick na to. Ito yung ganito guys, nabawasan na kasi to, pero 10 to eh. Ito nagkakahalaga to ng 120 pesos. So, marami na siya sa isang ganito guys. So, bawat ganito, nagkakahalaga ng, i-divide natin ng 120, divide sa 10, nagkakahalaga lang siya ng 12 pesos sa bawat isang ganito. So, matipid na siya. Ito namang chili garlic, nabili ko lang siya guys ng 120 pesos, isang ganito, isang kilo ata to eh. So, chili garlic guys naman, 400 gram. Nabili ko siya ng 110 pesos. Doon ko rin binili yung chili garlic sa, guys, sa binibilhan ko ng siomay. Matipid siya kasi kahit konti lang ilagay mo guys, or wala pa nga 1 teaspoon, maanghang na siya. Basta kahit konti lang ilagay mo dun sa siomay, is maanghang na. Ako naman guys, yung mga customer ko, yung iba kasi gusto dito nakalagay. Tapos, yung iba gusto dito lang sa cup. Kaya namili na rin ako ng cup. Mas karamihan sa aking mga customer ko, gusto nila nakalagay sa cup. So, ayan na guys. Luto ng ating siomay. Malambot na siya. It's ready to serve. May bumibili na ng siomay. So, ito na guys. May bumili na ng customer. 5 yung binibili niya. Binibenta ko pala ito guys. Is 5 pesos isa. So, 25 pesos to. Ngayon, maglalagay tayo na ng... Inuuna ko kasi yung ano guys eh, chili garlic. Ito yung sinasabi ko guys, kahit na konting-konti lang siyang ilagay mo, maanghang na siya. Pero minsan kasi may mga customer kasi nagre-request na dagdagan yung sili, ganyan, ay yung chili garlic, yan dinadagdagan natin ng konti lang naman.
So, lalagay si sauce. Then, ang ating fried garlic. Meron kasi guys, may mga customer ako na mahilig sa bawang. Gusto nila dagdagan yung bawang. Meron din naman na hindi gaanong mahilig. Siyempre, magsasabi yung customer mo, konti lang ilagay mo, ganito. Minsan naman, may tao rin na ayaw ng bawang, ayaw palagyan. Tapos, stick. Well done, guys.